Kusina, and welcome back to Mirin's Kitchen. Kagaya nga po ng aking ipinangako nung nakaraan kong video, ay gagawa tayo ng isa pang dessert na hinahanda namin tuwing pista ng mga patay. Ito po pala yung itinira natin nung nakaraan. At heto na po ang ating part 2 ng ating Derman Edition. Tara na po at samahan niyo po akong magluto ng inlubi. Gagamit po ako ng talyasi dahil marami po yung aking naitarang black pinipig nung nakaraan nating video. Kagaya po nung ginataang pinipig, napakadaling gawin din po nitong ating inlubi. Una ay ilalagay ko na po itong aking kakang gata or yung unang piga ng gata ng niyog. Hintayin lang natin ito hanggang sa kumulo, pagkatapos ay ilagay na natin ang ating brown sugar. Pagkatapos ay haluin lang natin ito. Kapag tunaw na po yung ating asukal, ay ilagay na po natin ang ating black pinipig or ang ating derman. Hinugasan ko lang po ito ng isang beses, mga kakusina. Pero sa amin po sa probinsya, dahil bagong gawa po ang lahat ng derman doon, ay hindi na po ito hinuhugasan. Tinatahipan lang po. At dumako na tayo sa exciting part, mga kakusina. Kailangan po ay malakas ang inyong mga braso, mga kakusina, dahil walang tigil na paghahalo ang ating gagawin sa ating inlubi. Kaya't ang ginagawa namin kapag nagluluto kami ng inlubi ay nagsasalit-salitan kaming magkakapatid sa paghahalo nito. Dahil habang tumatagal ay lumalagkit at kumukunat talaga itong derman. At habang hinahalo po natin ito, ay mag-shoutout po muna ko sa aking mga kakusina. Hello po sa inyo at sa mga bago po pong taga-subaybay. Maraming salamat po sa walang sawang suportang pinipigay niyo po sa akin. At kung bago ka po sa aking channel, ay maaari lamang po i-click natin ang like and click the subscribe button and notification bell para updated po kayo sa mga bago kong upload recipes. At kung mapapansin niyo po ay wala na po yung gata, pero dire-diretso lang po ang paghahalo. Kung mapapansin niyo po ay lumalagkit na po itong ating black pinipig. Bibigyan ko kayo ng technique, mga kakusina. Malalaman niyo po kung luto na ang ating inlubi kapag hindi niyo na po ito mahalo. Tama po, mga kakusina. Ang hirap po talagang haluin itong inlubi kapag luto na po ito kagaya nito dahil sa sobrang sticky at sobrang kunat nito. At pagkatapos ay pwede na natin itong isalin sa ating lalagyan. Ang napili ko pong paglagyan ay sa bilao. Nasasapinan ko ito ng dahon ng saging. Pero kung wala naman po kayong available sa bahay na bilao at dahon ng saging, ay no problem, mga kakusina. Pwedeng-pwede po kahit saan niyo po ilagay. Pwede na ito, mga kakusina. Habang mainit ay isalin na natin ito sa ating lalagyan para madali siyang i-form. Pagkatapos natin ilagay lahat, ay ikalat lang natin ito na kagaya ng paggagawa natin sa biko.
And charan! Heto na po ang aking inlubi. Sana po ay maibigan niyo po itong aking recipe. At sana rin po ay masubukan niyo rin po itong lutuin minsan. Dahil napakasarap po talaga nito mga kakusina. Maraming salamat mga kakusina sa inyong pagsubaybay. See you on my next video. God bless!